Magandang araw po sa inyong lahat. Ang balita po natin sa araw na ito ay tungkol sa update sa kalagayan ni Chris Aquino. Pero bago po ang ating balita ay huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. Laban sa mga corrupt sa health. Ay, Tito Bolsi. Alam niyo mo na nandain po yan. Tito Bolsi. Narito po ang post ni Chris Aquino. Sobrang dami ninyo. Bago ako matulog, gusto kong mag-thank you. 8 months ago, my brother died. At some point, I'll be ready to share our journey and how profoundly his death changed me and my priorities. Most important lessons, we can't change the past. Today is all we have because tomorrow is never promised. Family should always come first. Fulfill your promises because you are only as good as the word you honor. At alagaan, pasalamatan, mahalin iyong mga taong tapat at totoong may malasakit sa iyo. Ang pinaka-importante, unahin ang iba, especially iyong mga halaga sa puso mo, bago ang sarili. Offline po muna ako, baka lang magtaka kayo. Kailangan ko maging rested and as stress-free as possible until Sunday kasi may susubukang treatment. Praying very hard na kayanin ang katawan. Kasi ito yung magiging paraan para maging mas okay ang quality of life ko. First dose to, pero alam ko yung possible risk involved. Please pray for the doctors and nurses na mag-aalaga sa akin. The whole process will take about 4 hours plus observation time. 3 days rest before and 3 days rest after. I have faith in God's plan and His timing. Please wag natin i-claim that I'll be healed. Wag natin siyang pangunahan. I continue praying for the faith to continue. Hoping that I'll get healthy enough for those who still need and love me. Good night. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.